Paano mag-resubmit ng tax information sa Google AdSense? Kung ikaw ay monetized at nakareceive ka ng email galing sa YouTube creators na nagsabi na your US tax form expires at the end of 2024, ay kailangan mo itong i-resubmit para hindi ma-hold ang sahod mo sa YouTube. Paano ito gawin? Sundan nyo lang ako, guys. Open lang natin ang Chrome. Search Google AdSense. At pindutin ang Google AdSense. Pindutin ang magsimula or get started. At piliin ang iyong account. Pindutin ang tatlong guhit sa left side. At choose payment. Click payment info. Then select YouTube Philippines yang nasa baba. Click manage settings. At dito sa United States tax info, click mo lang yung edit sign. Click manage tax info. Click submit new form. At may magpapabab dyan, if you start a new form, your previously submitted form will be removed. Sumari rin mo gayong ating nakaraang submit at masasubmit itong bago. So, click na natin itong start new form. At before you start, so plan on taking 15 to 20 minutes to keep your account secure. So, basahin nyo na lang yan. Tapos, click na natin itong start form button. At kailangan natin ilagay ng ating password. At okay guys, ito na. Kailangan na natin maglagay ng info sa ating United States tax info. Select natin is itong individual. So, pagka-click nyo individual, click nyo lang yung next. Dito, are you citizen or residents of the United States? So, no natin. Hindi naman tayo citizen. So, select nyo lang yung W8 pin. Tapos, click nyo yung start W8 pin form button. At dito na, kailangan natin mag-fill up ng tax identity. So, name of the individual who is the beneficial owner. So, pangalan nyo dyan, nilalagay nyo. Tapos dito sa country, region of citizenship, so piliin nyo lang Philippines. Piliin nyo lang dyan is Philippines. At dito naman sa tax identification number or TIN, so foreign TIN. So lagyan nyo lang dyan yung inyong TIN dito sa Pilipinas. At pag nilagyan nyo na yung inyong dyan TIN dito sa Pilipinas, click nyo na yung next button. At dito naman sa permanent residence address natin. So okay. Kayo nang bahala dyan. Madali lang naman lagay. Lagay nyo lang inyong address. So, dito sa country region, Philippines. Tapos, street address. City, postal code, province, yan. Dito sa mailing address, so, click nyo lang yan. Kapag parehas naman ang mailing address, is same as a permanent residence address. So, click nyo itong square. Kung same lang ng address na gusto nyo magpadala sa address. So, same address. So, click natin. At after that nga, guys, click na natin itong next button. At dito naman tayo sa tax treaty. So, are you claiming a reduced rate of withholding tax treaty? So, dito, pipiliin nyo is, click nyo yan yung yes. Tapos, residence of the following country within the meaning of the income tax rate. So, okay, check nyo itong box. Tapos, select nyo yung country. Select nyo Philippines. Tapos, after naan, special rate and condition dito. Check nyo ito lahat na box, itong tatlo. Yan, check nyo. Pagka-check nyo yan, yan, kada box dyan, merong lalabas na another na info na kailangan. So, dito, kailangan article paragraph. Click nyo lang yan, tapos select nyo article 13. As withholding rate sa kanan, select yung 15% reduced treaty. Tapos, ito, check nyo ito ng box sa baba. Tapos dito naman sa ikalawa. Ganun din, Article 8, Paragraph 1, withholding rate.
0% reduced treaty. Tapos check ulit yung box. Ganun mong pangatlo, ganun ulit. Article 13 in paragraph 2A, withholding rate with 15% reduced treaty. Tapos check ulit yung sa baba. So, okay, after nyan guys, click nyo na yung next button. Tapos ganito lalabas sa tax treaty natin, certification. Tapos tax treaty country Philippines, income tax service article 8, 0%, 15%, yan, ganyan, ang lalabas dapat. Tapos dito naman tayo sa activities and services performed in the US, so okay. Clicks na natin itong yes. Tapos, dito naman sa tax reporting. So, dito tayo sa go paperless recommended. So, okay, after nyan guys, click na yung accept the paperless delivery agreement. Yan. Tapos, next button ulit. Tapos, dito naman sa document print. So, yan, pwede nyong makita yung inyong input dito sa may kanan. Click nyo lang para lumaki. Pag gusto nyo tingnan. Tapos, okay. Click nito. I confirm that I have reviewed the January tax document of the test with knowledge and I believe they are true and correct and complete. Now guys, click nyo na itong box. Check nyo. Tapos click nyo next button. Then dito naman tayo sa certify and sign tax form certification. So under penalties of perjury, I declare that. And agree that I will submit a new form for within 30 days. Okay. Under penalty of jury, so check nyo lang yan, tax form certification. Dito naman sa unchanged status of habit, so wala naman tayong binago, so hindi na nyo lalagyan. Pag mayroon, so check nyo lang, pero sa atin, hindi na natin kailangan. So dito your signature naman, kasunod. So select lang natin dito yung yes, I am the beneficial owner, name and the tax identity section. So dito sa full legal name, so enter natin dyan yung name, o automatic na nakalagay yung ating pangalan dito sa pinakang baba. At okay nga guys, sa pagka okay na ang ating mga pinilapan, nasundan nyo na itong ating file. So okay, dito, click na natin yung submit button. At a couple of seconds, so okay, tignan natin kung ma-approve pa yung ating sinubmit. So seconds lang naman yan. So ito na guys, successful na, approved na yung ating W8PIN. So updated na siya guys. Ganoon lang siya kadali mag-resubmit ng tax information sa Google AdSense guys. Maraming salamat.